Hello guys! Welcome back to my channel. So, sa video na to, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa community guideline strikes. So, ginawa ko tong video na to dahil may nabasa ko kanina sa Facebook group. Nagtatanong po siya at humingi siya ng advice tungkol sa community guideline strikes niya kasi nagkaroon po siya. So, panoorin po natin ang video na to hanggang dulo para malaman po natin ang tungkol sa community guidelines. Gusto niyo ba magkaroon ng bagong kaalaman? I-click niyo lang ang subscribe button and yung bell para ma-notify kayo kapag may bago akong video na i-upload. So, guys, what happens if you receive a strike? So, alamin po natin yung iba't ibang status ng community guideline strike. So guys, nililinaw ko lang po na magkaiba po si community guidelines strike sa copyright strike. So, ang topic po natin ngayon is community guidelines strike. Okay, next. Ayan. So, sa status po ng ating community guideline strike, yung una po nating marireceive sa kanila o yung default po is yung warning. Ayan. So, pag nag-start pa lang kayo ng channel ninyo, meron na po siya dyan color green or dark green. Ayan. So, meron po kayo mapapansin dito. Apat po yan. Na icon ni YouTube Smile. Ayan. So, yung first YouTube na smile, meron po dyang dark green. So, ang ibig sabihin po niyan is under po kayo ni status na warning. So, kahit wala pa po kayong ginagawa or wala pa kayong nilabag, so, warning pa lang po yung default po natin. Ayan. Then, kapag simple lang po yung ginawa nating sa nilabag dito sa ating channel, so, nakalagay lang po dito sa warning, we understand that mistakes happen and people don't mean to violate our policies. That's why the first violation is only a warning. So, note that you'll be warned once. So, isang beses lang po tayo binibigyan ng warning sign. The next time that your content is found to violate the community guidelines, you will receive a strike. So, yun po yung pag-usapan natin sa next status po natin sa community guidelines. So, if you think that we made a mistake, so pwede ka pong mag-appeal ng warning sa community guidelines. So, gawa lang po kayo ng appeal, sabihin nyo lang po yung totoo, and gagawa naman po nila yun ng paraan. Next po is first strike. So, pag nagkaroon po kayo ng first strike, ito po yung status or itsura na makikita nyo po dun sa monetization tab po ninyo. Meron na po kayong yellow-green dun sa pangalawang YouTube icon face po natin. Yellow-green na po yan. So, if we found your content doesn't follow our policies for a second time, ayan, dahil may warning ka na, dahil winarningan ka na at hindi mo pa rin sinunod yung mga guidelines ni YouTube, so, pwede ka na nilang bigyan ng first strike. Ayan. So, ayaw mo pa rin tumigil sa mga ginagawa mong bawal sa community guidelines, first strike na po ang ibibigay nila sa inyo. This means you will not be able to upload videos, live stream, stories, or create custom thumbnails or community posts. So, kapag hindi na kayo nakapag-upload, hindi na kayo nakapag-live stream, stories, or create custom thumbnails, ibig sabihin, meron kayong first strike. I-check nyo lang po sa monetization tab po ninyo. For 1 week po kayong hindi nyo magagawa itong mga ito. So, full privileges will be restored automatically after the 1 week period. But your strike will remain on your channel for 90 days. Ayan. So, sabi nila, kapag okay na yung strike natin, mawawala na daw. No. So, nandun pa rin po yung strike status natin. Ayan. Hanggang 90 days. Okay? Hanggang 90 days daw po. Next po. Ayan. So, ano pong itsura kapag nagkaroon po tayo ng first strike? So, ganito po guys. So, yellow sign, yellow-green sign po. Ayan, yung makikita ninyo. And nakalagay po dito is type video, syempre, event strike number 1,
Then, under ng content, nakalagay po dyan yung pangalan ng video ninyo na nagkaroon ng strike. Ayan. The next po, reason. Nakalagay na po dyan, violation of YouTube community guidelines. I-check nyo po kung saan guidelines or saan types ng guidelines kayo nagkaroon ng mali. Ayan. Or violation. Acknowledge on October. Ayan. Yung date. Ayan. And expires. So, kapag hindi nyo ginawa ng paraan yan, may expired po yan. So, ayan po nakalagay dyan. So, next po is, ayan. So, kung pasaway pa rin po kayo, hindi nyo pa rin sinusunod yung guidelines ni YouTube, ayan, pwede na ulit kayo niyang bigyan ng second strike. So, kung yung 90 days na palugit sa inyo, nagkaroon ulit kayo ng second strike, ito po ulit yung mangyayari sa inyo. If you get a second strike within the same 90-day period as your first strike, you will not be able to post content for 2 weeks. So, na-extend po siya. So, yung first strike, 1 week lang po yung palugit sa inyo. Ngayon, dahil nagkaroon ulit kayo ng pangalawang strike, so, 2 weeks na po. Ayan, hindi nyo na ulit magagamit yung mga privileges na ibinigay sa inyo ni YouTube ng libre. Ayan. If there are no further issues, full privileges will be restored automatically after the 2-week period. But each strike expires 90 days from the time it was issued. Ayan. So, ganito po yung itsura po niya kapag nagkaroon kayo ng second strike. Kung kanina, yellow-green siya, ngayon, yellow na po. Ayan. And then yung facial expression ng ating YouTube icon face, iba na po. Ayan. Ayan, committed guide violations are listed below. Nakalagay po dyan. So, click nyo lang yung see details para makita nyo full information, yung full details. Next po is type. Andyan pa rin yung event. Ayan. So, strike number 1, nakalagay po dyan. Ayan, kung hindi nyo pa rin nare-resolve. Strike number 2, nakalagay po dyan. Pangalan pa rin po ulit ng video na nagkaroon po kayo ng violation. Next po is yung reason. Ayan, nakalagay dito, iba na yung reason po natin dito. Violation of YouTube policy on spam and deceptive practices. Ayan, so iba na po. Ayan. So, next po, pag sobrang pasaway na po kayo, binigyan na kayo ng warning, binigyan na kayo first strike, binigyan na kayo second strike, at hindi pa rin kayo sumusunod sa guidelines ni YouTube, ito na po yung mangyayari sa inyo. Third strike. Ayan. So, yan na po yung last status po natin sa community guidelines. So, 3 strikes in the same 90-day period. Ayan, masyado kayo makulit. Hindi pa rin tapos yung 90 period na palugit sa first and second strike ninyo. Meron na naman ulit kayong strike. Ayan, will result on your channel being permanently removed from YouTube. Also, note that each strike expires in 90 days from the time it is issued and that deleting the content will not remove your strike. Ayan. So, kumbaga may lamat na po. Nagkaroon na kayo ng mga violation parang sa pag-ibig kung ayun, may ginawa siyang mali, warning sa una pa lang, pangalawa, paulit-ulit niyang ginagawa. So, may lamat na. So, dito din sa YouTube strike natin, YouTube guideline strikes, may lamat na, kumbaga. So, ang mangyayari sa channel natin is being permanently removed kapag hindi nyo na nagawa ng paraan lahat ng mga violation na ginawa ninyo. So, tingnan po natin yung itsura ng ating status. Ayan, so, kanina, nung second strike po natin, color yellow po siya. Ngayon, color red na po siya. And sad face na po yung itsura ng YouTube face icon natin. So, nakalagay na po dito sa type, event, and content. First strike, second strike, and then yung third strike po natin. So, ayan. Another reason, ayan,
shifting. Example lang ah. Violation of YouTube's policy on, ayan, and, yun, sexual content. Alam niyo naman pinagbabawal yun. So, huwag niyo nang gawin. So, yun lang guys. So, sana, ayan. So, sana nagustuhan niyo yung video na to at may natutunan kayo about the community guideline strikes. So, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kong video na i-upload.